Nako po, marami raw ngayon ang nahihilig tumambay o maging standby. Baka kayo rin, kasama kayo sa dumadaming tambay. Magandang araw po, magkapit pandasal muna tayo. Ako po, si Father Nono. Oh, bago kayo magalit, hindi po yung patayo-tayo lang sa kanto at patagay-tagay yung tinutukoy ko dito. Nako, noong lumalaki kami, galit na galit dyan nanay ko. Huwag daw kaming mauhuli na nakikipag-umpukan lang, tumatambay lang sa lansangan. Sayang daw ng oras na walang ginagawa. Pero hindi po yan ang tinutukoy ko ngayon kahit parang kamag-anak na rin yan. Marami raw, lalo na sa pandemya, ang nasumpong na lang ang sarili buong araw. Opo, buong araw. Pa-scroll-scroll na lang sa kanilang mga cellphone o computer o laptop. Walang ginawa kundi tumambay sa internet o sa social media. Guilty po marami sa atin yan. Nakaka-addict eh. Manood ka ng isang video, dadalhin ka sa isa pa. Ay, cute ng mga pusa. Uy, ano bang latest ngayong iskandalo? At di mo namamalayan, lumipas, dumaan na ang maraming oras. Tumambay ka lang. Kaya rin daw, mabilis kumalat ngayon ang mga fake news at ang mga trolls dahil nga sa hilig nating tumambay sa Facebook o sa internet. Maraming oras nasasayang, naigugol na lang sana sa pag-aaral, pagbabasa ng libro, pagkukumpuni sa bahay, panggagansilyo at kung ano-ano pang produktibong gawain. Tama ang paalala ng mga lolo't lola natin. An idle mind is the workshop of the devil. Paglalaroan ng diablo ang mga taong tatamad-tamad lang. Gayon din ang paalala po ni San Pablo sa sulat niya sa mga taga-Roma. Huwag maging tamad, magsipag at mag-alab sa paglilingkod sa Diyos. Amen.